Welcome back to my YouTube channel. Kumakalat ngayon ang viral na si Lindsay Lawan. Ayan. So, Lindsay Lawan, shoutout sa'yo na mukhang butikin, nalipasan ng gutom, kaya nagkaroon ng hangin ng iyong kokote, ang iyong utak. Ayan. Kaya, kung ano-ano na lang ang nasasabi mo sa iyong mga video. So, eto, hindi na ako nakatiis sa mga napapanood ko. Ayan. Nung una, nanonood lang ako sa'yo. Ayan. Na sa mga sinasabi mo sa ating mahal na Pangulo. So, ngayon, magbibigay reaction ako kasi yung uli mong video is napanood ko na naman na wala ka talagang pinagsisihan, ha? Madideport ka na lahat-lahat, makakasuhang ka na, ayan, hihimas ka na ng rehas, ayan, pero wala ka pa rin talagang pinagsisihan. Puro ka antay, Lindsay Lawan, ha? Ano ba, hindi ko alam, ano ba pinaglalaban mo? Yung pamilya mo, nag-aano ka na walang makain, ganyan. Diyos ko naman, asa na yung utak mo? Hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng ating Pangulo doon sa Pilipinas. Ayan. Pumunta ka dito sa Taiwan para magtrabaho, hindi para kalabanin yung presidente natin. Porket nakatapa ka lang dito sa Taiwan, nakala mo na kung sino ka. May mga paantay-antay ka pa dyan, antay-antay. Kailangan sa'yo turo ka na antay-tetano. Yan ang dapat sa'yo para mawala yung ano yung kalawang dyan sa utak mo. Isko, kinakalawang na ata yung utak mo, kaya kung ano nang pumapasok dyan. Ang payat-payat mo na nga, tapos ang lakas-lakas pa ng loob mong kalabanin ng ating Pangulo. Magkano kayang binabayad sa'yo ng ano mo, ng grupo mo, no, para magaganyan ka ngayon? Ito ha, shoutout sa'yo Lindsay Lawan, ha. Ang dami ng problema ng ating bansa, ang dami ng problema ni Tatay Digong, ang dami ng problema ng mahal na Pangulo, pero dinadagdagan mo pa, ayan, puro ka pa antay-antay, ayan. Hindi ka ba naturukan ng antay-tetano, ha? Gusto mo ako mismo magturok sa'yo ng antay-tetano, ha? Nanggigigil ako sa'yo, Lindsay Lawan, pasalamat ka, matanda ka. Ako, kung pag nasalubong kita dito sa Taiwan, yung sinabi mo lahat kay Tatay Digong, ako yung sasampal sa'yo kaliwat kanan. Ang payat-payat mo. Diyos ko, nalipasan ka siguro ng gutom, kaya ganyan yung pumapasok sa utak mo ngayon, may paantay-antay ka pa, antay-antay ka pa. Lindsay Lawan, napanood ko na naman yung video mo, na wala kang pinagsisiyan. Tapos ha, eto pa, take note ha, naririnig ko pa yung ungol lang alaga mo dyan, hindi mo inaasikaso, puro ka ano, puro ka video-video. Puro ka antay-antay. Ito ha, napanood ko yung video mo eh. Tingnan mo ha, papanoorin ko ulit. Nanggigigil ako sa'yo, ha. Kapayatot mo. Ayan. Oh, tingnan mo. Ayan. Oh. Ayan. Oh, tingnan mo. Hindi mo pa pinagsisihan. Ha? Makukulong ka na. Tandaan mo, may karma lahat ng ginawa mo, may karma lahat ng sinabi mo sa mahal na Pangulo. Akala mo kung sino ka? O ngayon, anong mangyayari sa iyo? Ha? Anong mangyayari sa iyo? Paglaban, sabi mo, paglaban yung ano, kailangan ipaglaban ang karapatan para sa ating ano, bansa. Ano pinaglaban mo? Nakakagigil ka. Tingnan mo ha. Ito pa mga pinagsasabi mo. Ngayon, nagagalit kayo. Huwag ka magalit sa mga netizen, sa mga kapwa natin Pinoy, dahil sa mga pinagagawa mo. Kasi napanood nila yung video mo sa pagbabati ko sa mahal na Pangulo. Ha? Ayan. Sinabi ka malandi? Oh, ayan. Oh, di ba? Oh. Sino may kasalanan? Oh, sino may... Pasikat ka kasi, te. Ha? Pasikat ka kasi. Kung nananahimik ka, nagtrabaho ka ng marangal dyan, inalagaan mo yung alaga mo. Hindi ka sana magkakaganyan. Ngayon uuwi ka sa Pinas, makakasuhan ka. O ano, nganga ka ngayon, te. Darating ang araw, ha? Ito ha. Darating ang araw na luluhod ka at hihingi ng sorry sa mga pinagagawa at pinagsasabi mo. Akala mo kung sino ka na? Nanggigigil ako sa iyo. Tingnan mo, napanood ko 'to. Walang mali. Puta. Tingnan nyo ha, panoorin nyo itong sinabi niya. Kung tutuusin, walang mali sa sinasabi ko. Yeah.
Wala daw mali. Hindi ko ginagawa yung video iyon dahil isa akong antay. Ginagawa ko yun dahil isa akong Pilipino na nagpamara sa akin sa bayan. Okay? So, hindi ko kasalanan yun. Hindi ko kasalanan yun na nag-trending iyon. Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan nyo yun. Dahil sa sobrang galit nyo. Ayaw pa daw yung may kasalanan, ha? Tayo pa daw may kasalanan kung bakit nag-trending. Pasikat ka, te. Alam mo ba, pasikat ka, ha? Kala mo kung sino ka? Makakalaban sa mahal na Pangulo? Nanggigigil ako sa'yo. Pero hindi niyo matanggap na isang antay lang. Yan, isang antay. Nagsasabi. Kailangan katuro ka ng antay, teta, no, ha? Kung may paantay-antay ka pa, antay-antay, kailangan katuro ka ng antay, teta, no, ha, ate? Pasikat ka, Diyos ko. Mukha kang butiki. Butiki, nanggigigil ako sa'yo. Ang dami na problema ng ating Pangulo. Dumadagdag ka pa. Isang antay ka pa. Dahil oh, sa ayan, sabi mo. Nyo, oh. Dahil hindi nyo matanggap na isang antay lang. Antay tetano, kailangan mo. Tuturo kang itantay tetano. Magsalita sa Pangulo? Magsalita sa Pangulo. Dapat nag-ano ka? Nangandidato ka na bilang Pangulo kung didiktahan mo ang ating Pangulo. Sino ka ba, ha? Sino ka ba para ganyanin ang ating mahal na Pangulo, ha? Akala mo kung sino ka na? Gigigil ako sa'yo. Pero lang muna, hindi kayo bulag. Hindi talaga kami bulag. Ito, ha? Ito. Panoorin nyo pa yung mga pinagsasabi. Hindi kayo bingi. Oh, hindi bingi. Talaga hindi kami bingi. Narinig namin lahat. Para sa bayan. Pero dahil isang antay lang ang nagsasabi ng ganun, hindi nyo matanggap. Sino ba yan? Mga grupo mo na yan, antay. Kailangan kayo turo ka ng antay, teta, no? Yan. Tisyo ganito, ganyan, ganyan. Lahat. Lahat na pwede nyo nang sabihin, sabihin nyo na. Talaga, talaga. Pag nakita kita, titirisin kita. Mupukpukin kita ng martilyo. Kala mo? Ang kapal kasi ng mukha mo, kaya hindi mo dinidelete. Ang kapal ng mukha mo. Nanggigigil ako sa'yo. Kala mo? Oh. Oh. Tingnan mo? Tanggap ng mga DDS ang sinasabi ko. Hindi ko na problema yun. Ang kapal ng mukha niya, no? Ang kapal. Kulab. Yan. Pakinggan niyo yung sinasabi niya na mukhang butiki na yan. Tingnan niyo. Pa rin kayo para sa bayan. Talagang may puso kami. Pero para sa bayan. Ikaw, wala kang puso. Sabi ng ganun, hindi nyo matanggap. Kaya ganun na lang. Tisyo ganito. Hindi ganyan. Talaga namin matatanggap lahat ng sinabi mo. Mukha kang butike. Sabihin nyo na. Lahat na pwede nyo itira sa akin, sabihin nyo. Talaga, titirahin kita. Pero wala akong papatira kita sa aso. Tandaan mo. Walang mali! Walang mali ang kapal na mukha mo. Walang mali. Lahat na sinasabi niyo, tanggap ko eh. Ay, ang makapal na mukha mo eh. Kaya natanggap mo. Ha? Makapal na mukha mo. Ako ang nakikita niyo. Talaga! Talagang ikaw nakikita namin kasi pasikat ka. Hindi ka tumitigil. Kaka-upload ng video. Ang kapal na mukha mo. Mukha kang butiki. Ito ah. Ito pa yung mga pinagsasabi nitong mukhang butiki na to. Tingnan. Ang mali ka? Sinasabi ko, tama. Alam tama? Asa na kayang kukote nito, no? Nalipasan ng gutom yan eh. Na isang antay ang nagsasabi ng ganon. Antay? Kailangan nyo ng antay, tetano. Ha? Natetano na yung mga utak na nyo. Na napanggap na isang DDS ay taus-puso nila yung tinatanggap. Sus! 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 Ayan, sinasabi ko sa'yo, ano, mukha kang butiki. Maling-mali. Maling-mali ang pinaglalaban mo. Marami ng problema ang ating bansa, ha? Dumadagdag ka pa, ang payatot ka, mukha kang butiki. Tandaan mo. Pag nakasalubong kita dito sa Taiwan, ha? Pupukpukin kita ng martilyo, nakikita mo? Pag nakasalubong kita dito sa Taiwan, ha? Pupukpukin kita ng martilyo, tandaan mo, titirisin kita. Kasi ako, ha? Awang-awa na ako kay Tatay Digong kasi pag napapanood ko yung kanyang mga video,
mga live niya, ha? Ang dami ng problema ng ating bansa. Dumadagdag ka pa. Wala ka naman na itutulong, ha? Kung batikusin mo ang ating mahal na pangulo, ganyan ka. Akala mo kung sino ka na? Nakatapa ka lang dito sa Taiwan, ganyan ka na. O ngayon, anong mangyayari sa'yo? Madideport ka, te, ha? Ang saya-saya, di ba? Madideport ka, yan. Mas lalong wala nang makakain ng iyong mga pamilya. Tapos ano, nga ka ngayon, te, ha? Tandaan mo, hihimas ka ng rehas, ha? Hihimas ka ng rehas, tandaan mo yan. Akala mo kung sino ka? Antay-antay ka pa. Kailangan sa'yo, antay, ha? Kailangan sa'yo, antay, teta, no? Turukan ka nun, ha? Yan lang masasabi ko sa'yo, ha? Nanggigigil ako sa'yo, tandaan mo, ha? Yung pagkatanda mo, Lindsay Lawan, hindi mo inilagay sa lugar, ha? Tumatanda kang paurong, ayan. Yung utak mo, kinakalawang na. Ha? Nalipasan ka siguro ng gutom, nahanginan niyang utak mo. Kaya ganyan ang pumasok sa isip mo, magpasikat-sikat ka diyan sa Facebook. Tapos at si Pangulong Duterte pa talaga ang iyong kakalabanin. Akala mo kung sino ka? Ngayon ang daming natutuwa sa pagka deport mo. Yan, madideport ka na. O, tapos, ano na mangyayari sa'yo? Live-live ka pa. Upload ka pa ng video ngayon. So, ang saya-saya, diba? Yan. Marami kaming matutuwa na mapauwi ka ng Pinas. Yan. At makulong ka. Yan ang tandaan mo. Ha? Marami kaming matutuwa. Ito lang, Lindsay Lawan, ha? Ate, ha? Yung pagkatanda mo sa susunod, ilagay mo na sa lugar, ha? Mag-iingat ka pag-uwi mo ng Pinas, ha? Mag-iingat ka dun sa kulungan. Baka gahasain ka ng mga preso dun. Kawawa ka naman. Yung, ang payat-payat mo pa naman. Tapos, pagtutulungan ka pang gahasain ng mga preso dun. Kasi may nabasa ako sa comment. Alam mo, sabi, pahiram ka daw ng 1 linggo muna sa mga preso. Para naman may pakinabang ka sa lipunan. Ayun ang sabi. O, diba? Papairam ka daw na 1 linggo doon, tapos pagpapasapasahan ka nila, pipilahan ka nila. Ang sarap mabasa yung ganun para sa'yo. Kasi sobrang kapal na mukha mo, para ganun yung ating Pangulo, nanggigigil ako sa'yo. Sige, mag-ingat ka na lang pag-uwi ng Pinas, ha? Good luck sa'yo, good luck sa mangyayari sa'yo. Natatawa ako sa'yo kasi hindi ko alam kung saan yung galing yung pinaghugutan mo para makapagsalita ka ng ganun, tapos mag-video-video ka. Porket nandito ka sa Taiwan, tapos si Pangulong Duterte nasa Pinas. Hindi mo alam, hindi ka naman panghabang buhay na nandito sa Taiwan. Ang bansa talaga natin is Pilipinas. So, hindi mo kailangan magaganyan. Hindi mo kailangan kalabanin ng ating Pangulo. Kasi wala ka naman natutulong sa ating bansa. Wala kang manatutulong sa kinakaharap ng ating bansa ngayon. Kaya, hindi mo na kailangan magsalita ng ganun. Grabe yung mga pinagsasabi mo sa mahal na Pangulo. Akala mo kung sino ka. Darating at darating naman ang panahon na babalik ka rin sa ating bansa. Hindi naman panghabang buhay na porket nandito ka sa Taiwan, nandito ka na for life. Hindi naman ganun. Kasi nandito tayo para magtrabaho lang. Hindi para magawa-gawa ka ng video tapos upload mo sa Facebook.